At dahil hindi na pwede mag-apply ng work permit within Canada ang mga visitor visa holder, ano ang best option ninyo ngayon? Eh di outside Canada mag-a-apply. It's either flagpoling or uuwi sa Pilipinas upang doon i-apply ang work permit. Yan ay kung nakakuha kayo ng LMIA. Kung hindi naman kayo nakakuha ng LMIA, huwag po tayong umuwing luhaan, huwag po tayong umuwing talunan. You can do something for yourself while you're still here in Canada. Yan ang ating topic ngayon, guys. Mga suggestions kung ano pa ang pwede niyong magawa habang kayo ay visitor dito sa Canada. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back! Si Ate Menchie po ito and today another topic about Canada. Kung gusto niyo po ang ganito mga paksa, please consider subscribing sa ating channel Menchie's Philcan Life. And gusto kong pasalamatan kayong lahat ng mga nakasubscribe na. At kung hindi pa, please click the subscribe button below. At pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. At gusto ko nang pasalamatan ang ating mga channel members. Thank you kay Marjo Jumento, Imelda Leal, kay Jen C, Crystal Snow, Nenette Lapira, Neri Castro, Selinia, Daisy Caber, Marjorie Ramos, kay Nani, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. At a glance, ito po ang laman ng ating video ngayon. Ang ating mga suggestions para sa mga visitor visa holder habang kayo'y nandito pa. Number one, do a flagpoling kung kayo ay nakakuha ng LMIA. Go home at doon sa Pilipinas i-apply ang inyong work permit. Another suggestion is stay. Stay here as a visitor. And while you're here, pwede pa rin kayong maghanap ng mga employers at tingnan ang posibleng future ninyo dito sa Canada. Pwede rin kayong kumonsulta sa mga magagaling na mga Filipino consultants na alam ninyong makakatulong talaga sa inyo at magiging helpful sa inyo. Isa pang suggestion, habang andito kayo at nag-stay, find something that would educate you. Yung pag-uwi ninyo may dala kayong kaunting kaalaman at natutunan. Mag-aral. Pwede pong mag-aral ang visitor sa Canada na mga short classes and short courses na hindi lalampas ng 6 na buwan. Para pag-uwi ninyo, meron kayong dadalang kaalaman at meron kayong dadalang certificate. Nag-aral ka sa Canada kahit maiksing pag-aaral lamang. Another suggestion, extend your stay. Kung kinukulang ka pa kasi meron ka pang gustong gawin, extend your stay. Go home at dalahin mo pa uwi ang iyong karanasan mula rito sa Canada. And last, come back. You can come back anytime to Canada as a visitor. Di po ba? Yun. Yan po iikot ang ating pagtalakay ngayon dito sa ating video. Okay, dun sa ating number one na tip sa inyo or suggestion is the flagpoling. Ang flagpoling po ay isang paraan na considered as application or filing of application outside Canada. Sapagkat sa flagpoling po, ikaw ay lalabas ng Canada sa Canadian border to the US at maaaring wala kang US visa at i-refuse ka ng US na pumasok sa US. Kaya babalik ka naman doon sa border ng Canada at doon na i-apply mo na ang iyong application kung ikaw ay may LMIA. Risky po ngayon. Sa panahong ito na alam nyo na na may mga restrictions na ganyan, risky. It's either you will be approved or you will be refused. Eh kahit kailan naman ay ganun eh. Talagang 50-50 ang chance ng application natin sa immigration. Why not take the chances? Ang advice lang po natin sa inyo ay siguraduhin ninyo na kayo ay ready. Na kayo ay ready sa pagharap sa immigration officer doon sa border. Kailangan dala nyo ang lahat ng dokumentong kailangan ninyo at kailangan ay kayo'y handang sumagot ng maayos sa mga katanungan ng border officer. Balita po natin, meron pa rin mga na-approve, meron din mga na-refuse na ilan na, pero may magagandang balita na mga na-approve sa flagpoling sa iba't ibang port of entry ng Canada in the past few days. Pero reminder guys, marami po ang pupunta at magpa-flagpoling. So, pinakamaganda ay humingi kayo ng advice ng isang legit na consultant dito sa Canada.
isang immigration consultant na magbibigay sa inyo ng tip kung paano talaga ang magandang gawin sa flag polling. Okay guys, yan ang pinakang best option na magagawa ninyo if you have the LMIA. Do it here and do it now. Okay? Another option, of course, is go home at doon i-apply sa Pilipinas ang inyong work permit. Pero alam naman ninyo, sa flag polling po, bigla approved, di ba? Or either bigla refused. Mabilis lang. Pero sa go home naman at doon kayo mag-apply, then medyo matagal ang magiging proseso at ganun din naman, 50% ang chance ang ma-approve, 50% ang chance ang hindi ma-approve or ma-refuse. Ang pag-go home naman guys at doon mag-apply ng inyong work permit ay maaaring magbigay sa inyo ng peace of mind, yung mas kampante kayo at hindi kayo masyadong dadaan doon sa sitwasyon na kayo ay masyadong stress, na kayo masyadong nervyos dahil sa mabilisan na flag polling. You can apply in the Philippines po ng inyong work permit kung yan ang inyong pipiliing option. Another tip ko sa inyo guys ay stay. Dito muna kayo sa Canada and do the best that you can. Maximize ninyo yung mga pwede nyong gawin habang kayo ay meron pang nalalabing mga araw ng pananatili sa Canada. Pwede namang magpatuloy yung paghahanap ng employer. Kahit noong una pa po na wala yung public policy, from time to time, nakakabalita tayo ng mga nag-try na mag-convert ng visitor visa into work permit. At marami po ang nagtatagumpay sa tamang mga steps na ginagawa nila. No? So, ngayon, ang ibig natin sabihin, kahit nawala na po yung policy na yan, na legally kayo pwedeng maghanap ng trabaho. Habang andito kayo, pwede pa rin kayong naghahanap ng employer. At kung sakaling kayo makahanap ng employer, then yun ang maganda na meron kayong pag-asa na hinaharap. Sa ngayon po, ang mga agencies ay nag-aalok na ng LMIA. May balita tayo na mura na ang presyo ng kanilang inaalok na LMIA. Kung noon ay nagtataasan ng presyo, 10,000, 15,000 per LMIA. Ngayon daw po ay mura na at 500 na lang yata or ano man ang presyo na lang yan. Kung meron po kayong access sa mga agencies na yan, just be sure na ang trabaho o ang LMIA na inaalok nila ay tunay. And then, kung kakayanin ninyo makipag-deal sa mas murang halaga ngayon, then that's good. Although bawal po yan, ha? Yung nagbabayad tayo ng LMIA. Pero sabi nga ay, ginawa na po ng marami at maaaring gawin pa rin discreetly, ano po, kung sakaling kinakailangan. Sa pag-stay ninyo guys, ang advice ko rin sa inyo ay kumonsulta po kayo sa ating magagaling na mga Filipino immigration consultants. Kumonsulta kayo guys. Nakikita nyo ba yung nagbibigay ng mga information dyan sa Facebook page nila, yung mga social media, yung mga gumagawa ng mga video sa kanilang social media, yung mga immigration consultants ng mga Pilipino, itry nyo pong lumapit sa kanila at humingi ng advice. Ilan po sa ating mga nakikita, magme-mention ako ng mga pangalan ho, hindi ko po sila kilala pero napapanood ko po sila. Magme-mention tayo ng ilang mga pangalan. Mr. Alan Ralph Basa. Ang galing magpaliwanag ni Sir Alan. Para makontakt nyo siya, panoorin nyo po ang mga Facebook videos niya. Nakikita ko rin si Miss Norilyn Oligo Sarma. Ang galing pag nagsalita si Miss Norilyn. Very sharp, ang gaganda ng kanyang mga payo, mga tips. At binibigay niya mismo sa video ang kanyang mga impormasyon. That's Norilyn Oligo Sarma. Si Miss Jennifer Takanay. Si Miss Jennifer may mga ipinopost pa siya ng mga jobs sa Facebook niya. Si Miss Sita Magsino Birds. At si Miss Alma Armada ng Calgary. Si Miss Alma Armada, I think ay mayroon siyang agency. At may paraan din siya kung paano siya kontakin. Ano? Agency naman yung kanya. But anyway guys, ilan lang ito sa mga nakikita natin na mga Filipino consultants na alam nating hindi magkakait ng tulong sa inyo. Siyempre for a fee sila, pero kayo na ang makipag-deal kung paano ang mga payment nila. Ganyan po, no? At marami pang iba na hindi ko po naisama dito. Pero marami tayong mga Filipino consultants dito sa Canada.
another thing na pwedeng gawin ninyo guys to enrich yourself ay kumuha kayo ng kaunting pag-aaral. Allowed po ang mga visitors sa Canada na mag-aral ng short classes, short program, huwag lalampas ng 6 months. You don't need a study permit. Pwede kayong mag-aral lang yung mga nasa interest ninyo. Ano, halimbawa, baking classes, yung mga ganyan, ano? Yung mga forklift training, driver's training, mga truck driving, mga ganyan. How to be a security guard, event planning, yung first aid and CPR. One day lang yung CPR. For less than $100, ay meron ka ng training and certificate in first aid and CPR. Yun ay kahit saan po ay kailangan, kahit nasa Pilipinas ka or kahit nasaan ka. Halimbawa po yung forklift certification, 3 to 5 days lang pala yan, $99 po ang fee. Then yung first aid and CPR, $40 for certification. Hanggang sa 125 daw po, depende sa iba-ibang stages yon, for one day only. O, diba, yung uwi ka sa Pilipinas, meron kang certificate at may pagmamalaki mo, pwede mong ilagay sa resume that you had this kind of training, kahit short lang yan. Mga yun nga, yung mga cooking classes, baking classes, mga ganyan. Yung mga nail care, sari-sari pong mga short training and seminars, yung iba nga ay libre pa. Hahanapin nyo nga lang. Ano po? So, mag-browse kayo sa mga eskwelahan na malapit kung saan man kayo naroroon ngayon, kung saan kayo nag-stay ngayon. Mag-browse kayo ng mga ganyan, mga trainings. And magtanong, mag-inquire, tumawag, mag-email. Parang ang sarap naman ng pakiramdam na pag-uwi mo sa Pilipinas ay meron kang natutunan sa Canada na pwede mong gamitin kung kayo man ay magtatrabaho sa Pilipinas or dito. Pwede mong isama sa iyong resume kahit short training lang yan in Canada, guys. Kasunod nga na aking tip sa inyo, guys, ay extend your stay in Canada. So, pwede kayong mag-apply ng extension of your stay kung patapos na ang inyong 6 months of stay. Normally, it's 6 months. Hindi po ba kayo nilagyan ng tatak sa inyong passport? Kung hindi kayo nilagyan ng tatak sa inyong passport, then you can stay the maximum of 6 months. Ngayon, kung kinukulang pa kayo, mag-apply kayo ng extension ng inyong stay in Canada for another 6 months at online din lang ganyan, guys. Do it online. Pero mag-apply kayo 30 days before the end of your 6th month. And then, ma-aproban yan at lalabas po ang inyong visitor record kung kayo'y ma-aproban. Hindi sure na ma-approve, no? Lahat po ay palaging hindi sure sa immigration. So, habang naka-extend ang inyong stay, ano ang pwedeng gawin? Mamasyal po kayo. Tingnan po ninyo ang Canada. At pasyalan nyo ang magagandang tanawin, yung magagandang lugar na hindi nyo pa nakita. Maaaring habang kayo naghahanap ng trabaho, na-confine kayo sa isang lugar. If you extend your stay, then you will have chances ng ma-refresh ang inyong mga minds, ika nga. At makita nyo po ang beauty ng nature dito sa Canada. At kung talagang tapos na po ang inyong mga ginagawa sa Canada, then you can go home. Go home, halimbawa, go home ka na kasi nakakuha ka na ng employer at i-apply mo outside Canada, then go home na. O di kaya naman, nag-aral kayo ng kaunti, isang buwang pag-aaral, or 2 weeks, 3 weeks na training, etc. Then tapos na, may certificate na kayo, uuwi na kayo, at may feeling kayo ng saya. Okay? Then go home. Go home when you are ready. And then last option na bibigay ko sa inyo is come back. No? Nakita nyo na ang sitwasyon dito sa Canada. Mahirap mag-apply, mahal ang bilihin, mahal ang taxes, lahat ay nakita ninyo, yung mga negatives, at sana po yung nakita nyo rin yung positive, guys. Hindi ko na kailangang isa-isahin ang mga positive things na meron sa Canada. You can come back anytime. Sapagkat, dahil multiple entry naman ang mga visa ninyo, guys, kaya pwede kayong bumalik anytime. At kung nag-lapse na ang inyong visa, pwede naman kayo mag-apply ng ETA, Electronic Travel Authorization, at yan po ay makukuha ninyo for only $7 na application online, at in just 3 minutes ay approved na naman kayo for another coming back to Canada. Thank you very much for watching. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, guys, please consider subscribing sa Menchie's Philcan Live. Salamat po sa ating mga subscribers na nandyan na po, at
sumusuporta. Thank you very much po sa inyo. More than 100,000 na subscribers natin. Pwede nyo rin po akong i-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life sa Facebook po. At pwede rin kayong mag-join and be a member of this channel. Thank you kay Marjo Jumento, Imelda Leal, kay Jen C, Crystal Snow, Ninette Lapira, Neri Castro, Selinia, Daisy Caber, Marjorie Ramos, kay Nani, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Hanggang sa susunod, sa ating Menchie po ito. Maraming salamat sa inyong panonood ngayon sa ating video. Bye everybody!